Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang salitang hinila ako ni Daniel palabas ng office matapos tapunan ng tingin si Lindsay. Nakita ko ang pagtataggisan ng mga bagang niya at nahulaan kong nagagalit siya sa akin dahil nahuli niyang sinasaktan ko ang pinakamamahal niyang si Lindsay. Hindi naman ako nag-abala pang mag-explain. Para saan? Sa nakikita ko kay Daniel, sira na ang tiwala niya sa salita ko. Sumakay kami sa elevator at bumaba sa rooftop. "What's wrong with you, Diana?" Galit na si Tani Daniel sa akin. "Hindi dahil yun ang nakita mo. Ayun talaga yun." Galit ding balik ko. "Kilala ko si Lindsay." "Oh yes! Kilala mo ang pinakamamahal mong babae. Kilala mo rin ako, di ba? Tinatawag mo pa nga akong sinungaling. So bakit pa ako mag-i-explain? Eh, alam ko namang iisipin mo lang na nagsisinungaling ako para makuha ang gusto ko." Malakas ang ihip ng hangin sa rooftop. Nakatulong iyon para hindi mapansin ni Daniel na napapasinghap ako sa tindi ng sama ng loob. I had just been trying to defend myself. And besides, I had the right to get mad. He was cheating behind my back. Hindi siya umuuwi sa akin. Pagkatapos ay nakita ko pang nasa office niya si Lindsay. "Ano bang nangyayari sa'yo, Diana? Hindi na ikaw ang Diana na kilala ko. Nagbago ka na." Pinilit kong kontrolin ang damdamin ko. I would not cry in front of him. "Just so you know, this is the new me, Daniel. Asawa na kita. Kahit magalit ka sa akin, mananatili kang asawa ko. And I won't tolerate any philandering, Daniel." Nakita ko ang biglaang pagdidilim ng gwapong mukha niya. "Baka nakakalimutan mong ikaw ang may kasalanan sa akin. Hindi ka pa bayad sa mga atraso mo. So hanggang kailan mo balak singilin ang katawan ko? Kung umuwi ka ba, edi sana nakakabayad na ako sa'yo." Papang-uyam kong saad. Sandaling napanganga si Daniel. Parang nagulat sa mga narinig niya. Kapag Juan ay naningkit sa pagkapika ang mga mata. Alam kong nagpipigil lang siya sa galit. "I can't believe you're this bad," sabi niya na hinablot ang braso ko. "I could be a lot worse than this, Daniel. Di ba nga sabi mo, hindi mo na ako kilala? That I am a lying bitch? Then, this is the bitch of a wife we are talking about." Hindi ganito ang pag-uusap na inaasahan ko at plinano ko. Things started from bad to worst. Wala rin akong kakayahang baguhin pa ang naging takbo ng sitwasyon at usapan namin. Nandito na ako, kaya papanindigan ko na. Ayoko nang maging katulad ng dati na mahina at sunod-sunuran. Dahil sa pagiging mahina ko, nakakalimutan kong pahalagahan ang sarili ko. "You'd better be home tonight kung ayaw mong may iba din akong uwian." Pagkasabi ko niyon, ay tinalikuran ko na siya.
Nakita ko pa ang labis na pagkabigla sa mukha ni Daniel. Maski ako ay nagulat sa mga sinabi ko. Saan ko ba kinuha ang mga iyon? At sa ginagawa ko, mas pinapaalala ko lang ang sitwasyon namin ni Daniel. Pinaaalala ko lang ang galit niya sa akin. Pero kailangan kong manatiling nakatayo ng matatag. Tutal, nasimulan ko na. Mabibilis ang hakbang na naglakad ako patungo sa elevator. At dahil siguro sa mainit na panahon, ay bigla ang pagdidilim ng paningin ko. Napakapit ako sa kung saan. Sandali lang naman ang pakiramdam na parang umiikot at yumayanig ang mundo ko. Ilang segundo lang ay nawala na ang pagkahilo at pagdidilim ng paningin ko. Agad akong pumasok sa elevator. Noon ko lang na-realize na kanina pa ako nagpipigil sa paghinga. Sobra-sobra ang sama ng loob at pagkayamot ko. Hindi na siguro ako dapat na nagpunta pa rito. Hindi ko na sana nakita at natuklasan ang masakit na katotohanan na nagkikita si Daniel at Lindsay habang ako ay miserableng naghihintay sa pag-uwi ng asawa ko. Hindi ko na napigilan ang mapaluha habang sakay ng elevator. Luckily, wala akong nakasabay hanggang makarating ako sa ground floor. Mabilis kong tinuyo ang mga luha bago tuluyang lumabas ng elevator. Dumiretso ako sa parking area at balak ko na sanang sumakay sa kotse ko kung hindi lang biglang humarang sa daraanan ko ang impaktang si Lindsay. Muli kong pinatatag ang dibdib at inihanda ang sarili sa panibagong komprontasyon. I could see things didn't work between you and your husband. Ani Lindsay sa nang uuyam na tinig. Ngumiti ako sa kanya at sinalubong ang nanguuyam niyang titig. Well, kung nabawi mo na siya mula sa akin, sana ay kasama mo siya ngayon. But looking at those swelling eyes of yours, I can tell that he is still mine. And he will always be mine, Diana. Inagaw mo lang naman siya sa akin. Nanguuyam na ngumiti siya. And now that you have shown your true colors, panahon na para ako naman ang gumamit ng tactics mo. Napakunot noo ako. Ano ba ang sinasabi niya? Give up on him, Diana. Hindi isang malanding gabi lang ang makakaagaw sa akin kay Daniel. Mahihimasmasan din siya. At marirealize na mas magaling ako sa kama. Lalo pa at ginagabi-gabi na niyang pag-uwi sa akin. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang na hindi magiging akin ng lalaking hindi naman ako mahal. Sa papel mo lang siya pag-aari. Ako, ang mahal niya. Malandi ka lang. Kaya mo siya nakuha. I lost it there. Sa labis na pagkayamot ko sa kanya, nahablot ko ang mahaba niyang buhok at hinila iyon. Gumanti naman si Lindsay ng sabunot sa akin. Mas malakas nga lang siya sa akin sa hindi ko maintindihang dahilan. Mas masakit ang paghila niya sa buhok ko na para bang mabubunot ang anit ko. Galit ako kaya dapat na mas malakas ako. Kaya bakit ganito na parang nanlalambot ang pakiramdam ko? Narinig ko ang boses ng mga umaawat sa amin. Bigla parang lumuwag ang pagkakahawak ni Lindsay sa buhok ko
hanggang sa tuluyan niya akong nabitawan. It was my turn to get even. Hinila ko ng ubod lakas ang buhok niya, pero bigla kong naramdaman ang malalaking braso at mapuwersang pagtulak sa akin palayo kay Lindsay. Napahampas ang balakang ko sa hood ng kotse ko. Makirot iyon at napahawak ako talaga sa lakas ng impact. I was shocked to see that it was Daniel again. And this time, hindi ko na alam kung paano susukatin ang galit niya sa mga mata na nakatitig sa akin habang inaalo ang nakasalampak sa damuhan na si Lindsay. Humahagulgol iyon sa dibdib niya habang idinadaing ang masakit na anit. Mahapdi rin ang anit ko. Idagdag pa ang balakang ko. Pero pinigilan ko ang dumaing. Pinatatag ko ang mukha ko at pinilit na tumayo ng tuwid. What the heck are you trying to do, Diana? Hindi ka ba titigil sa pananakit ng iba? Para lang mairaos mo yung inis at magwawala mo? Galit na sigaw sa akin ni Daniel. Yumakap si Lindsay sa kanya na lalo pang nagpabigat ng loob ko. Talagang nasaktan ako sa mga sinabi ni Daniel. Ganito pala talaga kasama ang tingin niya sa akin. Did he really believe na magagawa ko iyon ng walang dahilan? Na gusto ko lang mairaos ang inis ko, kaya ako nananakit. At ako ba, hindi ba ako nasaktan? He didn't even ask me kung may masakit din ba sa akin. Bakit kailangang palaging manalo iyong mukhang kawawa? Bakit kailangang magmukhang masama ang nagpapakatatag at itinatago lang ang sakit na nararamdaman? Bakit ang unfair niyang humusga? I gathered myself together at saka taas noong hinarap si Daniel. You'd better be home tonight or I will do worse than this. Pagkasabi ko niyon ay tumalikod na ako at sumakay sa kotse ko. Wala na akong pakialam anuman ang tingin sa akin ng mga nakakakita. I just needed to get out of here. Para din maiiyak ko na ito. Kasi ang hirap-hirap na. Ang bigat-bigat na. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pang maitatago ang mga luha ko sa harapan ni Daniel. And God, crying in front of him was the last thing I wanted to do now. Kailangan kong maging matatag. If I wanted to still survive, I had to be strong for myself. Dahil walang ibang gagawa niyon para sa akin, kundi ang sarili ko lang. I stopped somewhere not far from Zion. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagdidilim na naman ng paningin at pagkahilo habang nagda-drive. Maybe because of what happened. Pati ang halo-halong emosyon ang kawalan ko ng ganang kumain nitong nakaraan at idagdag pa ang mainit na panahon. Mabuti na rin na huminto muna ako to give myself a time to cry. Late na akong pumasok sa office. Mahabang oras din pala ang inubos ko kina Lindsay at Daniel. Kung hindi nga lang dahil may malalaking projects kaming hawak, mag-a-absent na lang ako ngayon. Eksaktong nagpa-park ako ng kotse nang bumaba si Sharon sa sasakyan niya, kasunod lang nang sa akin. Nahiya pa akong batiin siya, pero dahil kumalma naman na ako, pinili kong batiin siya. Ngumiti naman agad si Sharon. That was a sign na hindi na siya galit sa akin. Bakit late ka, girl?
ngayon ka lang ba papasok o may inaasikaso ka rin sa labas gaya ko? Tanong pa niya. Sumandal ako sa gilid ng kotse ko. Parang may nakitang kung ano mula sa akin si Sharon at biglang nag-form ng O ang mga labi niya. Anong nangyayari sa'yo, girl? Bakit mugto ang mga mata mo? Tapos namumutla ka pa? Wala ito. Sabi ko na lang. I was not sure if I was ready to tell her everything. Lalo na yung mga ginawa ko kanina. Yung totoo, magkaaway pa rin ba kayong mag-asawa? Hindi ko nagawang magsalita. Hindi lang kasi simpleng away o samaan ng loob ang mayroon sa amin na gaya ng iniisip niya. I'm sorry. Kasalanan ko. Mali naman talaga na hindi ko ipinaalam sa'yo kung ano talagang klaseng pill ang ibinigay ko sa'yo. Alam ko kasing kung gaano ka ka-prudish at gusto ko lang naman talagang makatulong. But instead of helping, I think I just put you into a big trouble. Sorry talaga, girl. Alam kong hindi maayos ng sorry ko ang lahat. Pero pwede kitang damayan sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Umiyak ka lang kung kailangan. Baka makatulong maski paano. Na-appreciate ko ang kagustuhan ni Sharon na damayan ako. Kaya hindi ko na pinigilan ang muling pag-iyak. Hindi niya ako pinilit magsalita. Instead, inabot niya lang ako at niyakap. It was a big help. Maski paano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Kung may ilang sandali rin kaming ganoon, hanggang sa kumalma na ako at sabay kaming umakyat sa office. Maghapon akong parang robot na ginagawa lang ang mga usual na gawain. Gaya ngayon, wala sa sinasabi ni Art ang isip ko. Marami na siyang na-discuss sa akin, pero walang nagsisink sa utak ko. Nahalata yata niya iyon, kaya kinahapunan ay pinuntahan niya ako sa table ko. Are you okay? Tanong niya habang nagliligpit ako ng mga gamit. Matamlay na ngiti ang isinagot ko. I'm sorry. Wala ako sa wisyo kanina. Iuwi ko na lang itong ibang materials para ma-review ko rin sa bahay. Dinampot niya ang folders sa mesa ko. Sabay na tayong bumaba, sabi niya at nagpatiuna ng lumabas ng office. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Nakalabas na kami ng elevator at naglalakad papunta sa parking area nang muling magsalita si Art. May problema ka ba, Diana? Ha? Pansin ko lang na wala ka sa sarili buong maghapon. Mugto pa ang mga mata mo hanggang ngayon. Gusto kong ipilig ang ulo ko. Parang umaatake na naman ang sakit ng ulo ko at pagkahilo. Masama lang ang pakiramdam ko. Bakit ka ba pumasok? May nirarush tayo, di ba? Hay nako, mas importante pa rin ang kalusugan, Diana. I'm sure, maiintindihan ka ni Miss Lelaine kung mas uunahin mong ipahinga ang katawan mo kaysa pumasok na may... Hindi ko na naintindihan ang mga sermon ni Art at napahawak na lang ako ng mahigpit sa braso niya. Parang umiikot ang kinatatayuan ko at nawawalan ako ng balanse. Mabilis naman ang naging pag-alalay sa akin ni Art. May mga itinatanong siya pero hindi ko magawang sagutin. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Ilang segundo akong humilig sa braso niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanya habang mariin ang pagkakapikit ng mga mata.
When the swirling sensation subsided, sakalang ako kumawala sa braso niya. Okay na ako. Nahilo lang ako pero okay na ako. Sabi ko, hindi ka ba susunduin ng asawa mo? Baka kung mapano ka sa daan. His voice was laced with worry. May pait na gumuhit sa dibdib ko. As if Daniel cared. Siyempre, busy yun sa pagkikipaglampungan kay Lindsay. Mag-overtime yata siya ngayon. May kailangan siyang tapusin sa trabaho. Pagsisinungaling ko. As much as possible, ayoko rin namang malaman ng iba ang tunay na status ng married life ko. Nah, mas importante ba ang trabaho niya kaysa sa'yo? Palatak ni Art, sabay kuha sa akin ang iba pa ko pang dala. Let's go. I'll drive you home. No, wag na. Kaya ko naman. Tanggi ko na pilit binabawi ang mga gamit ko sa kanya. I insist. Sa sitwasyon mo, mas malamang na manidisgrasya ka pa uwi. At konsensya ko na kapag nangyari yun, knowing na alam kong masama ang pakiramdam mo. But, don't worry. Don't worry about what others will say. Wala tayong ginagawang masama. Saka, uunahin mo pa ba ang iisipin ng mapanghusgang tao kaysa sa safety mo? Hindi na ako nagsalita pa. Bukod sa alam kong hindi siya mapipigilan, natatakot din akong mag-drive pa uwi. Maghapon na palaging masama ang pakiramdam ko. Baka mamaya, habang nagda-drive ako, ay atakihin ako ng pagkahilo. Hinayaan ko nang ipag-drive ako ni Art pa uwi. Iniwan ko na lang ang sasakyan ko sa parking lot. Bukas ko na lang iyon babalikan. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa biyahe. Nagising na lang ako sa pag-alog ni Art habang sinasabi na nandoon na kami sa address na ibinigay ko sa kanya. Nagulat ako nang makitang bukas ang ilaw sa loob. Nakakapagtaka kasi pinatay ko naman iyon bago umalis kanina. Ipinagbukas ako ni Art ng sasakyan. Bumaba ako at nagpasalamat. Hindi mo man lang ba ako i-invitein sa loob? Biro niya. Sasagot na sana ako nang biglang bumukas ang gate. I'm sorry, you're not invited. Napasinghap ako nang marinig ang matigas at malamig na boses ni Daniel. Oh, pare! Nandito ka pala! Hinarap ako ni Art. Oh, akala ko ba mag-o-overtime ang asawa mo? Ang akala ko rin, iyan ba ang sinasabi mo sa kanila kapag nag-i-invite ka ng lalaki sa bahay ko? Matalim na sabad ni Daniel. Tumalim din ang tingin ko sa kanya. Ayokong makipagtalo. Not now, because I'm still not feeling well. Hinarap ko si Art. Art, thanks sa paghahatid. I'll see you tomorrow at the office. Papasok na ako sa loob. Sabi ko at tumalikod na. Alam kong gets na ni Art na kailangan ko nang pumasok. Iniwan ko na silang dalawa sa labas. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Paminsan-minsan ay kumikirot pa rin ang balakang ko na nasaktan kanina sa hood ng kotse.